Andres Pardo de Taverna Luna ay isang arkitekto na Pilipino na nagtayo ng unang air condition na Gusali sa Pilipinas. Ang Crystal Arcade na isa sa mga sikat na nangungupahan ng Maynila Stock Exchange Building na dating matatagpuan sa number 71 Escolta Street, Binondong, Manila. Ang kabisera ng Pilipinas ng Maynila ay isang lungsod na may mataas na tangkad, mayahambing sa mga magagandang lungsod ng Occidental tulad na Paris, London at Madrid. Ang mga taon ng pre-war ay nagbigay sa Maynila na kilalanin ang sarili bilang pinakamagandang lungsod sa malayong silangan, habang ang mga kapitbahay ng Maynila, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur at Singapore ay mga backwater outpost ng kanilang mga kolonyal na Panginoon, ginawa ng mga alinman, Kastila, Amerikano, British, Francis at Ruso ang Maynila bilang kanilang tahanan. Hindi bababa sa hanggang sa katapusan ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga migrante at expirates na ito ay nakipaghalo sa alta sosyedad ng Pilipinas at kinaunlad ang lungsod mula sa isang medieval na lungsod ng Espanya tungo sa isang progresibong kabisira ng isang semi-independent na bansa. Ang Crystal Arcade ay pinasilayaan noong Hunyo ng 1932 at ito ang unang shopping establishment o ang unang commercial establishment na ganap na naka-air condition. Ang mga interior nito ay nagpapaalala sa piling Pilipino ng mga arcade na nasa Paris, na may mga covered walkway, glass covered display, windows at mga cafe, at iba pang mga specialty shop. Nang magbukas ang Crystal Arcade noong 1932, ito ang pinaka-eleganting gusali sa lugar dahil gawa ito ng salamin na nag-iilaw na parang kristal sa gabi. Ang mga interior nito ay kadus at mga cafe at iba pang mga specialty shop. Nang magbukas ang Crystal Arcade noong 1932, ito ang pinaka-eleganting gusali sa lugar dahil gawa ito ng salamin na nag-iilaw na parang kristal sa gabi. Ang mga interior nito ay kasing elegante rin ng panlabas na nagpapakita ng mga art deco na linya at motif. Noong 1941, dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas. Ilang oras lamang matapos bumbahin ang Pearl Harbor, ang kabisirang lungsod ang Maynila ay binumba din ng sumalakay na pwersa ng Hapones na naging sanhi ng pinsala sa lungsod. Sa mga taong napananakot, ang Crystal Arcade ay tahanan ng mga ahinsya ng pananakop ng Hapon tulad ng Japanese Government Railways at World Atomist Industry. Ang taong 1945, para sa mga naninirahan sa Maynila na sinakop ng mga Hapones, ay marahil ang pinaka-traumatiko at mapangwasak na taon. Sa mga buwan ng Pebrero at Marso, nakita ang pinakamapait na labanan sa buong Pasipiko. 16,000 panatikong sundalo ng Imperial Japanese Navy ang nakipaglaban sa mga pwersang Amerikano at Pilipino hanggang sa huling taong mahigit sa 80% ng mga estruktura ng lungsod ang nabura. Marami sa kanila ang nawala. Ang Crystal Arcade na matatagpuan sa kabaan ng Escolta ay isa sa mga nasawi sa digmaan. Ang epekto ng mapait na labanan nito ay nagresulta sa halos kabuuan pagbawasan ng lungsod ng Maynila. Ang Escolta ay isa sa mga lugar na matinding labanan.